Mula sa punong tanggapan ng Cardinal Boy, narito na ang programang Hitik sa Kaalaman at Inspirasyon. Maghahatid ng gabay sa ating buhay, di lamang sa pangpinansyal, kundi maging sa karir, mga pangarap at pag-unlad. Narito na ang inyong programang Planadong Buhay. Mula sa punong tanggapan ng Cardinal Boy. Mula sa punong tanggapan ng Cardinal Boy, narito na ang programang Hitik sa Kaalaman at Inspirasyon. Maghahatid ng gabay sa ating buhay, di lamang sa pangpinansyal, kundi maging sa karir, mga pangarap at pag-unlad. Narito na ang inyong programang Planadong Buhay. At ingat-ingat po kayong lahat dyan. Ito po ang inyong programang Planadong Buhay, ang programang tumatalakay di lamang po sa buhay pangpinansyal, maging sa inyong career, inspirasyon at pag-unlad. Ako po ang inyong registered financial planner na si Chris Cervantes. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras upang pag-usapan kung paano ba natin paggagandahin ang ating mga buhay-buhay. By the way, kung kayo po ay may mga katanungan, pwede po niyong i-comment ito sa ating broadcast or mag-message po kayo sa akin. Or pwede rin po kayo mag-text sa pamamagitan ng 0917-810-4125. Paki-indicate lamang po ang inyong pangalan at ang inyong lugar. Okay? So, ayan po. So, ngayon po ay February 12, 2019. Abay, dalawang araw na lamang po ay araw na po ng mga puso, February 14, no? Ngayon din po ang unang araw ng kampanya para sa lahat ng tatakbo sa nalalapit nating eleksyon. Ito ang unang araw ng kanilang panliligaw sa inyo, kaya mga kababayan, ano, ingat-ingat po sa pagbibigay ng inyong matamis na oo. Sa mga kababayan nating OFWs, kumusta po ang inyong paparating na Valentines, no? Paano nyo po ba ito ipagdiriwang? Sige nga po, paki-comment nyo nga po, paano nyo nga po ba ipagdiriwang ang ating ang inyong pong Valentines, no? So yan, magandang gabi kay Jason, nakatutok siya, no? Si kay Sir Nolly, kay Desiree Padilla, Maylin Alihan, and Rainier Adem, no? So good evening, Rainier, no? Dati ko siyang kasama sa barko. So kay Kenneth Duenas, magandang gabi. Happy ba ang iyong Valentine's? So yan, dahil dalawang araw na nga lamang po, no, Valentine's na, ang topic natin ay may kinalaman sa PEB-IBIG, no, pag-ibig. So usapang puso at pera, po tayo ngayong gabi. Love and money on Valentine's. Yan, question po, ano po ba ang gusto mong malaman sa iyong minamahal na may kinalaman sa ugali niya sa pera, no? Sige nga po, paki-comment nyo nga po. Ano po bang, kung kayo po ay nanliligaw or may nililigawan or may gustong pakasalan, ano po ba yung gusto nyong malaman tungkol sa kanya, tungkol sa pera, no? May question ka ba sa kanya na gusto mong itanong? Sige nga po, i-share nyo nga po dito sa atin. So, kung ikaw ay mag-aasawa, ano ang gusto mong malaman sa mapapangasawa mo tungkol sa behavior niya sa pera? Sige po, paki-comment niyo po, no?
Kaya naman po, no, bago tayo magsimula, pakishare naman po ang ating broadcast upang nang sa ganun marami pa po tayong marating, no? Marami pa po tayong matulungan. So malay mo, ang pag-uusapan natin ngayon ay maging malaking tulong sa kaibigan mo or kapamilya, no? Okay, no? So ayan po, magandang gabi po sa mga nakatutok sa atin, ano? So kung meron po kayong katanungan, please again, paki-comment nyo lamang po. Sasagutin po natin yan dito, no? Yan. So I know Valentine's Day and talking about financial planning at the same time doesn't sound very romantic, no? Parang ang corny naman, ano? Valentine's tapos financial planning, parang hindi jibe, no? Ang totoo niyan nga, no? Sa iba, sinasabing ang financial discipline sa mga panahong ito, no? So yan. So sa iba nga niyan, ano, ang ginagawa, isinasangtabi muna tong usapang pang pera-pera dahil alam niyo po ang Valentine's ay parang usaping pang Pasko, no? Usaping pang New Year, no? Na pagdating sa mga ganitong klaseng selebrasyon, nakakalimutan natin ang ating wisyo pagdating sa paggamit ng pera, no? Pero wag nating pag-usapan ang budget muna sa ngayon, ano? So santabi muna natin para hindi tayo masyadong KJ, wag muna nating pag-usapan ang budget. Bagkus, pag-usapan natin paano ba natin maiiwasan ang mga conflicts dala ng pera sa isang relasyon ng isang mag-asawa or ng isang nung mga taong nasa loob ng isang relasyon. So alam niyo po ba na lumalabas sa pag-aaral na 84% ng tension at away ng mag-asawa ang dahilan ay pera. Meaning, kung mapag-uusapan lang pala ang pera at maayos niyo itong maisasaayos ninyo ang values, mga behaviors ninyo, no? At madidiscuss niyo ito, ibig sabihin 16% na lang po ang inyong poproblemahin sa relasyon. Kasi imagine, kung 84% ang pera, ibig sabihin 16% na lang ang inyong pag-aawayan, no? So yes, maaring hindi nga romantic pag-usapan ang pera sa panahon ng umiinom kayo ng red wine at nagbubukas ka ng matamis na chocolate at tinitikman at inaamoy ito at inaamoy ang mabuhang roses. So parang corny nga na pera ang pinag-uusapan, ano? Pero kung maglalaan kayo ng konting panahon, maaring hindi during Valentine's, no, upang alamin ano ba ang paninindigan ninyo or stand ng partner mo on certain money issues, no? Alam nyo ba ang maaring itong magdulot ng passionate na usapan para sa inyong dalawa? No, maaring parang tabu na pag-usapan ang usaping pera when it comes to mga dates, no, mga Valentine dates, no. Pero alam niyo po, minsan madaling magandang paraan ito upang magbukas ng isang passionate na discussion. Kasi alam niyo po, pagdating sa pera, iba-iba ang emosyon ng tao. At alam naman natin na ang pera ay isang malaking emotional na issue. So who knows, no? Kasi hindi mo alam kung anong pinagdaanan ng kapartner mo, hindi mo alam kung anong naging karanasan niya, lalo na nung bata pa siya, sa usapin ng pera, no? So kaya importante, no, na baka, no, baka kahit papano, magdulot ito ng magandang discussion pero sa inyo. Pero ang masakit nito, walang may gustong mag-open ng tabu na topic na ito. Asahan nyo na hindi ito magiging maganda sa umpisa, no? In fact, magiging awkward itong pag-usapan sa umpisa, no? But the reality is, if you can open up and be honest about your finances with your partner, that conversation can enable both of you to be each other's biggest allies in helping to achieve your life goals and dreams, no? Kasi may mga pagdating sa bagay sa pera, no, may mga bagay na maaring yung kapartner mo magaling siya doon, na maaring ikaw doon ka naman mahina. So baka kahit papano, sa pamamagitan ng usapang pera sa inyong relasyon, magbukas ito ng panibagong mas malalim na yugto ng inyong relasyon. Kaya maraming maraming away, no, na nagmumula sa usaping pera, no, dahil nga sa mahabang panahon hindi ito na pag-uusapan. So hanggang sa isang araw may darating na matinding problemang pang-pinansyal, doon mo lang malalaman na may issue pa lang ganun, no, at doon magsisimula ang crack sa isang relasyon na minsan nagdadala ng tuluyang pagkasira nito.
So ano ba ang mga bagay na dapat nating alamin o i-share na sa minamahal natin, ano, para once and for all maging totoo tayo sa bawat isa? So tignan natin, ano, for example, ako ay magsisimula ng ano, no, ng isang relasyon or nasa isang relasyon ako. Ano ba yung mga bagay na dapat inaalam ko sa isang karelasyon ko, no? So professing to a large credit card debt, no? Isa 'yan, no? Or ito yung mga bagay na dapat kahit papaano subukan nating aminin sa ating mga kasintahan or sa minamahal or sa taong pakakasalan natin, no? This is very important, no? So una, yung try nating i-discuss sa ka-partner natin, ano ba ang problema natin lalo na sa may kinalaman sa credit card? So may utang ka ba sa credit card na maaring itinatago mo sa mga kaibigan? Pero kung papasok ka sa isang relasyon, isang bagay ito na dapat maintindihan ng ka-partner mo, no? Nakaranas ka na ba ng bankruptcy, no? Nagnegosyo ka ba na nalugi, na nagkaroon ng mga maling desisyon? So kailangan natin itong i-discuss sa ka-partner natin. Or meron ka bang mga utang na hindi nababayaran, no? So kasi in the future, no, magsasama kayo, then magugulat yung ka-partner mo, ay ganito pala ang problema ng asawa ko or ganito pala ang problema ng boyfriend ko o ng girlfriend ko. So you have to be honest with each other, no? So then pangalawa, no, you have to acknowledge your ano, no, na wala ka bang trabaho ngayon. So kasi yung iba nagkukubli, no, na nanliligaw, kung wari may trabaho, wala naman palang trabaho, no? So you have to be honest. Sa ngayon, nandito ako sa stage na wala akong trabaho, pero naghahanap ako. And in the past, nagkaroon ako ng mga problema. Baka kahit papano siya pa nga makatulong sa'yo na magkaroon ng trabaho. Who knows, no? Baka maipasok ka niya. Kaya lang, syempre, alam naman natin na lalo na sa pagdating sa usapin ng mga lalaki, yung ego minsan ang pumapasok dyan, eh, no? Ang hirap nilang tanggapin na yung lalaki nakakuha ng trabaho sa pamamagitan ng girlfriend, no? So minsan nadadamage yung ating ego. But tignan ninyo, ano bang mas importante? Yung ego o yung relasyon yung dalawa? So then, another thing, no? Na kailangan natin minsan aminin ito. Ano ba ang savings level mo? Gaano ba karami ang naipon mo na? Kasi lalo na kung yung girlfriend mo or yung boyfriend mo ang hinahanap na yung something na pang-marriage na, yung pang-asawang material na. So yung baka yung hinahanap niya na is yung pang-matagalang relasyon. So syempre, ang unang titignan niya dyan is may savings ba ang aking mapapangasawa? Gaano ako ka-secure? Pag nagsimula ba kami ng aming pamilya, magiging matiwasay ba kami? Sigurado bang yung magiging anak namin makakapag-aral? At sigurado bang kami ay kakain ng at least tatlong beses sa loob ng isang araw? So then, another thing, baka isang plus factor naman ito, no? Minsan may mga binata kasi may mga dalaga na pagkatapos the moment na nagsimula magtrabaho, nagsisimula na mag-invest, may sarili ng retirement plan, nagsisimula na mag-invest for their retirement, or meron nga ako mga mini-mentor na dalaga pa, binata pa, nag-iipon na para sa edukasyon ng magiging anak nila in the future, no? Baka meron ka ng ganun. Try to discuss it with your partner, with your girlfriend or with your boyfriend na ako, meron na akong ganitong savings, nagsisimula na ako mag-save para in the future, sino man ang palari na mapangasawa ko or kanino man ako mapunta, so at least alam ko may nasimulan ako. So baka kahit papano, yun din ang maging way niya na siya din na makapag-open up sa'yo. So try mong i-discuss ka partner mo. Then, baka ikaw yung tipo ng tao na hindi mo pala talaga kayang bumili ng mga mamahaling regalo. So try mo ring maging honest, no, sa ka-partner mo, sa minamahal mo, na mahal kita. I can prepare for our future, pero dahil nga sa limitasyon ng aking trabaho, ng aking kinikita,
Baka hindi kita mapagkalooban ng mga regalong mamahalin na katulad ng naibibigay ng mga ibang lalaki sa isang girlfriend. So, kailangan mo maging honest kasi yung iba, ang nangyari, nangungutang para lang magpa-impress sa girlfriend. Believe me, no? Maraming mga babae na minsan may dalawang nanliligaw na yung isa napaka-impressive, mamahaling roses, yung mga long-stem roses, then mga mamahaling chocolate ang binibigay, then may isang simpleng taong nanliligaw, kaya lang nakita niya may plano sa buhay, may direction sa buhay, minsan mas nananalo yung taong may direction sa buhay. So you have to be honest, no? So tignan mo. And baka yun din naman, ano, yun din naman maging deciding factor mo, eto ba yung tipo ng babae na gusto kong makasama? Kasi kung ang hinahanap niya sa akin is mga something na mga expensive, mga high ticket na items, na mga regalo na hindi ko kayang ibigay in the future, baka pagmulan ito ng sigalot or away or eventually broke up, no? So break up sa marriage namin. So which is mas nakakapanghinayang kung ipipilit ang isang relasyon. So tignan niyo, no? Then nagkaroon ka ba ng mga problema na delay ka sa mga bayarin? So, alam mo, magandang i-discuss yan na hindi pa kayo magkasama. Dini-discuss na yung mga ganyang bagay. Para nang sa ganun, pag mag-asawa na kayo, dumaan man kayo sa mga ganung sitwasyon, mas handa na ngayon yung mapapangasawa mo. Okay? Then, finding out that your spouse or partner was not honest about their financial situation, no? Yun ang minsan ang nagbibigay ng isang malalim na sugat sa relasyon. Na minsan, yung girlfriend natin, may mga kinukubli sa atin, lalo na sa usaping pera. No? And of course, huwag na tayong lumayo, ang malaking factor niyan or malaking kadahilanan niyan, madalas sa minsan, ay family factor. No? So, tignan ninyo, no? Paano niyo ito mapag-uusapan bilang magnobyo pa lamang, no? Or kung sa mag-asawa na, no? Sa mag-asawa na, dapat mas iba na ang level ng pinag-uusapan diyan, no? So, yan po, no? Huwag nating kalimutan na ang lahat naman talaga ng tao ay pwedeng magdaan sa matinding pagsubok. Na pang-financial, no? So, lahat ng tao normal 'yan. Lahat ng relasyon nagdadaan diyan, no? Lalo na sa mga nag-uumpisa pa nga lamang. Kaya nga I suggest, no, sa mga papasok sa pangmahabaang commitment, which is yung pagpapakasal, I would suggest try to eliminate the biggest hurdle or biggest problem of your married life. And ano yun? Financial problem. No? So I would suggest, pero yun ang kagandahan ngayon sa mga panahon ng mga millennials, ha, by the way. Kasi ang mga millennials ngayon ay talagang mapapansin ninyo late nang ng mga nag-aasawa. Unlike ng mga unang panahon, no, mga panahon ng mga magulang natin, na normal na nag-aasawa noon, mga edad na 12, 17, may asawa na, normal yan nung araw, no? Pero sa mga millennials ngayon, makikita mo, 30 years old, 32 years old, doon pa lang sila nag-iisip na magpakasal, no? And ang kagandahan noon, lalo na kung nakapaghanda ka, at least kung nakapag-ipong ka, bago ka pumasok sa kasal, unang-una yung kasal, hindi mo na ipangungutang kasi yung iba nagpapakasal, ipinangutang pa yung kasal. Eh magkano ba ang magpakasal ngayon? So mahina-hina na dyan ang kalahating milyon. Now kung medyo bongga-bongga yan, eh at least pumapalo yan ng mga 1 milyon. Pataas, no? Pataas pa yan, mas mataas pa yan dyan. So now, kung mag-asawa ka ng medyo late, ang kagandahan nun, at least nakapaghanda ka na. Then, ang kagandahan nung iba, no, bago nag-aasawa, may bahay na ngayon. And ang dami kong kilalang ganyan na bago pumasok sa pag-asawa, nagkaroon muna ng sariling bahay. And even ako, no, yan ang ginawa ko noon, sinigurado ko muna na bago ako mag-asawa, at least may sarili na akong bahay na kung saan, no, doon na kami mananatili at doon na kami maninirahan nung aking mapapangasawa. Kasi sa mga naka-attend ng aking seminar, alam nyo naman, hindi naman ganun kaganda ang aking nakaraan, hindi kami mayaman. So sabi ko, ang pangako ko sa sarili ko, pag nag-asawa ako, kako, at least ayokong lumaki ang pamilya ko sa kung saang komunidad na doon ako lumaki. Kasi ako, sanay ako doon, but I don't know with the woman na mapapangasawa ko, sanay ba siya sa ganung klaseng setup. So kaya ang ginawa ko,
Sabi kong ganun, dapat bago ako mag-asawa, ay at least handa na dapat ako. Okay? Ibig sabihin, may bahay na dapat akong sarili. So, but then again, no? So, kapag nag-aral ka na ng financial planning, hindi siya palaging tama. No? Minsan, hindi siya kailangang immediate na preparation. Mas pinaka-importante dyan is yung mga basic, which is dapat may savings kayong parehas. No? So, we share our fears, our anxieties about other aspects of our lives with our loved ones, so why not money? No, so we have to share it with them, no? Ano yung pangamba mo, ano yung takot mo, ano yung values mo when it comes sa pera, no? Kasi iba-iba yung takot natin sa pera, lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na nakaranas na matinding kahirapan talaga. Iba yung pakiramdam, no? Yung nakita mo ng matinding larawan ng kahirapan, iba ang takot mo sa pera. So, kaya kailangan maintindihan ito ng iyong minamahal, no? So, taking the first step can seem hard, but once you start integrating money into your lives, it can become a second nature as saying, I love you. So, kung napag-uusapan ng pera, lalo na kung nasa stage pa lang kayo ng ligawan, ang maganda niya na, no? Pag nag-asawa na kayo, yung usaping pera, parang normal lang pinag-uusapan niya. Kasi maraming mag-asawa, no? Aminin natin ito sa mga mag-asawa ngayon, na napag-uusapan ng pera kapag lumilipad na ang plato, which is nakakalungkot, no? Hindi dapat. Okay? So, sa pagbabalik, pag-uusapan pa po natin ang lahat ng iyan, ano? Okay. So, dyan lamang po kayo. At kung meron po kayong mga katanungan, please, comment niyo po ito sa ating Facebook Live. It started with a concept on how the ship successfully navigated the vast ocean around the world. We believe that we can navigate our financial life by employing the proper financial planning passage. At Cardinal Boy, we aim to help our clients. OFWs, businessmen, employees, and ordinary people in their various financial plans. As a team, we are shattering the old ways of thinking to help you achieve financial independence. By creating a right plan that is based on your personal needs. Our job is not based on product selling, but on how we can make a difference in other people's lives. We know that by applying the concepts and lessons that Sir Chris Cervantes is teaching to people, we forge long-term relationships that help us deliver a tailored fit financial planning solution that is fully aligned with our clients' needs. We believe that we can help you achieve your financial goals not just by offering you products, but by trying to educate and help you along the way. Our goal is to give the right advice and the right plan for long-term protection and prosperity for all our clients. We stand behind every promise, every plan, every training. We're not just your financial planners. We are coaches, advocates, and professionals. Financial independence.
Ayan po, magandang gabi pong muli. Nagbabalik po muli tayo. Sa lahat po ng nakatutok, magandang gabi po sa inyo. Sige, batiin muna natin lahat ng mga nakatutok, no? Si Jason John Domingo, Happy Valentine's, Jason. Si Kenneth Duenas, ang aking may bahay, si Malu. Ayan, so si Jason, so may tanong siya. So paano po, ano pong may papayo nyo sa mga single ngayong Valentine's Day? mukha ka namang hindi single, ano? So ayan, sa mga single ngayon, ano ba, no? So ang Valentine's isang araw lang yan, no? Ang importante, huwag madaliin. Humanap ng talagang pangmatagalang Valentine's, no? And in fact, no, ang Valentine's mamahali, medyo mahal ngayon mag-date kapag mga ganyang panahon. So mas maganda maghanap ng ka-date kapag hindi ka-pressured at hindi mahal ang bilihin, which is hindi yun Valentine's, no? So yan, so si Ma'am Angelita Gregorio, good evening. Si Jen Baltasar, si Kit Sareño, si Ma'am Pasita Paison, good evening. Si Ryan Bitaisar, ito, mag-aasawa na ito. So, good evening sa'yo, Ryan. Si Sir Rami Tuala, Justin Santos, Delia Andaya, si Ate Del, si Ped. So, sabi niya, Sir, tama po kayo. So, thank you. Si Jubel Ise, so it's practical to learn about money behaviors to save your marriage. So, tama ka dyan, Jubel, no? And si Noel, si Veron, si Denmark. So, yan. So, good evening po sa inyong lahat. So, kung may katanungan po kayo, pakipost lang po, no? So yan. So kanina po pinag-usapan natin yung ano ba yung mga dapat na dinidiscuss natin sa ating asawa bago tayo nagpapakasal, no? Na kasi sabi ko nga, we have to be honest with each other, no? So kanina pinag-usapan natin ang mga pangamba tungkol sa issue ng pera sa isang relasyon, no? Kung ano ba ang mga pumipigil sa atin upang magpakatotoo. Kasi yung bagahin natin yun ang minsan pumipigil sa atin na ibigay yung totoo, hindi lang ito sa usaping pera, no? So maraming bagay na sometimes yung katotohanan ang pinakamabisang paraan para magsimula kayo ng tama, no? So now, pag-usapan naman natin, paano ba natin magandang pag-usapan ang pera na hindi nagdudulot ng tension sa usapan ng isa't isa? Paano natin i-open up ang discussion about money na hindi mauuwi sa bangayan, sa insultuhan, sa then later on hiwalayan? So tignan natin, ano? So mga ideas na pwede niyong gawin na it will lead to money discussion, no? So tignan natin anong mga dapat niyong gawin. Una, talk about your hopes and dreams, what you want in life together. Alam nyo, instead na sabihin mong gano'n, oh, ikaw kasi magastos ka, ikaw kasi ganito ka, ikaw kasi magala ka. Instead of that, try to talk about ano ba ang pangarap ninyo sa pamilya ninyo. Pag nagkaanak kayo, saan mo sila gustong mag-aral? Ano yung ideal ng leisure life ninyo? Nagta-travel ba kayo every year? Anong gusto ninyo? Kasi dito nagsisimula yung magandang plano, yung mga sa mga pangarap na ito. Now, kung may maganda kayong plano, madaling ipasok ngayon doon yung financial planning, yung budgeting. Na halimbawa, sasabihin mo, gusto ko yung mga anak natin, pagdating ng araw, dahil hindi natin naranasan makapag-aral sa isang mamahaling eskwelahan, gusto ko makapag-aral siya sa pinakamahal na eskwelahan dito sa Pilipinas. So identify niyo saan school 'yon. Then alamin niyo magkano ngayon sa eskwelahan na ngayon doon. So alamin niyo na siya. Now, kung nakita niyo, aba, ganito pala ang presyo ngayon doon. Imagine, it will take us it will require us to have at least 200,000 pesos a year sa present time para makapag-aral yung anak natin kung may anak tayo ngayon. So now, 18 years from now, kung magkaka-baby tayo ngayon, magkano na siya? So may problema kayo ngayon noon, di ba? Now, because of that challenge, nabubuo ngayon yung idea, what if hindi pa tayo kasal, try na nating magsimulang mag-save or mag-invest. So sa mga ganong pagkakataon, ini-encourage ko yung mga nag-papa-consult sa akin na mag-open kayo ng mutual fund. Then paghiwalayin nyo lang, si girl may mutual fund, si boy may mutual fund. Para nang sa ganun, wag nyo munang i-combine kasi hindi naman natin talaga alam
ano ang magiging ending ng relationship ninyo? Hopefully kayo pa rin, pero siyempre kapag hindi naman natin kontrolado eh. Ang masakit nun, hindi nagkatuluyan, tapos combined na yung pera ninyo, mas nagiging masakit yung hiwalayan. No? So, padaliin sa isa't isa. Hindi ko sinasabing maghiwalay kayo, but what I mean, para mas madali ang proseso, for the meantime, habang single, mag-open kayo ng inyong mga account separately. Then, i-build nyo yung pangarap nyo doon. Let's say, mag-open ako ng mutual fund para ito sa anak natin. Ikaw naman, mag-open ka ng mutual fund para naman yan sa pang paunang bayad ng magiging bahay natin. O, di ba? Hindi pa man kayo mag-asawa, at least nakakapagplano na kayo. And then, who knows, no? Kapag lumalim yung ganyang klaseng discussion, doon din lumalalim ang relasyon. So instead na masira ang relasyon, lumalalim ito. No? And lalo na, no? Kasi yung suggestion yun is para sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, no? Lalo na sa isang mag-asawa. This is very important na lalo na kung mag-asawa na kayo, dapat talagang plano sa buhay ang pinag-uusapan. Paano ang pagtanda ninyo? Ano ang gusto ninyong lifestyle? No? Paano ang mga anak ninyo? Saan sila mag-aaral? So it's a challenging question, but it's also an inspiring question na pwedeng pagmulan ng isang mas maganda, mas ma-intimate na discussion. So then, ask each other, what having money represent to you? No? Let's say, tanungin mo girlfriend mo, anong ibig sabihin sa'yo ng pagkakaroon ng maraming pera? Or pagkakaroon ng sapat na pera? Tanungin mo rin ang boyfriend mo, anong ibig sabihin sa'yo ng pagyaman? No? Minsan magugulat ka sa mga sagot ninyo bawat isa, no? Baka sabihin sa'yo ng girlfriend mo, sa akin, ang pagkakaroon ng maraming pera, it represents security. Kasi, then, for all you know, doon lalabas ngayon yung emosyon, ano, na, kasi ako nakaranas ako nung panahon namin, sasabihin sa'yo, no, nakaranas ako nung panahon namin, nakikita ko ang tatay ko at nanay ko, nagbabangayan araw-araw, at pera ang pinag-aawayan palagi, which is nakakalungkot. No? So, doon na ngayon magsisimula ngayon yung mas malalim na discussion na why not try natin this time na at least wag natin pag-awayan ng pera. At paano mangyayari yon? Kung meron tayong sense of security at kung may marami tayong savings. No? So, kaya tanongin ninyo, and baka yung isa naman sabihin, sa akin, ang pera is confidence, no? Ibig sabihin, kampante ako, happy ako, basta enough ang aking savings, no? And baka yung isa naman sabihin sa isa ng isa sa inyo is para sa akin ang pera is success, no? Kapag alam kong enough yung savings ko, natutugunan yung mga pangangailangan ko, feeling ko nagiging successful ako. Okay? So, alamin ninyo ano ang representasyon ng pera sa bawat isa. So then, another thing, no? Set goals individually and as a couple, help each other figure out how to achieve them. Yes, mag-asawa kayo na tama na combined yung pinag-uusapan nating mga goals dapat dito, na tama na dapat para sa pamilya ang pinag-uusapan natin dito, pero tanungin nyo ang bawat isa. Ano yung gusto mong marating na hindi may kinalaman sa pamilya, hindi rin may kinalaman sa ating dalawa. Ikaw, as a unique individual, ano yung desire pa ng puso mo? So tanungin mo yung partner mo ng ganun. Para nang sa ganun, kahit na nagsisave kayo, kasi ang pagsisave hindi naman siya madaling gawin eh. Kumbaga, challenge siya, discipline siya, so kailangan mong mag-sacrifice. So, nang sa ganon, yung pagsasakripisyo, mas nagiging may hugot, mas nagiging malalim, mas nagiging maganda, dahil alam niya, kasama sa pinag-iipunan namin dito, kasama sa pinagsasakripisyo namin parehas, yung kagustuhan ko personally na una, makapamasyal abroad, makapag-travel, or makabalik sa eskwelahan na gusto ko uling mag-aral,
Or yung even yung simpleng makabili ng mamahaling bag. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong bumiling mamahaling bag, masama siyang gawin. It's just that dapat kung gusto mo siya, dapat kasama siya sa plano mo, sa kagustuhan mo, sa goal mo, no? Basta't planado, wala namang masama doon eh, no? So then, siya, tanungin mo rin yung asawa mo, yung lalaki, no? Ikaw, as a person, anong gusto mo? Na walang kinalaman sa pamilya, walang kinalaman sa akin, walang kinalaman sa ating dalawa. Baka magulat ka, gusto niya ng sports car. Baka gusto niya ng mamahaling sasakyan. Baka gusto niya ng big bike. So huwag mong pagbawalan. It's just that, planuhin siya ng tama. Kailan mo ito gustong mangyarihan? Now, kung gusto mo ng big bike, ano yung willing kang i-give up para magkaroon ka ng big bike? So, hindi naman masama magkaroon ng mga luho sa buhay. Hindi naman masamang mag-enjoy sa buhay. Ang masama nun, nag-i-enjoy ka sa expense ng future. Ibig sabihin, inutang. Alam mo yon, yung may big bike ka nga ngayon, nakapag-travel ka ngayon, pero ang ginamit mo, credit card. Remember, borrowing is bringing your future savings and spend it now. And which is very bad. So, hindi ko sinasabing huwag kayong magluho. It's just that ang luho ay dapat sinasama sa usaping pang-pinansyal. Okay, so then, another thing, no? Review your current financial obligation together, no? And see if there are any spending changes you want to make as a couple or a family. Tignan niyo paano kayo gumagastos ngayon. Tignan niyo ang budget niyo as a family. Mag-review kayo. Tama pa ba na gumagastos kayo sa groceries alone na mga 20,000 pesos a month? So tignan niyo kasi kung may pangarap kayo, baka kahit papaano tong 20,000 na ito pwedeng ibaba ng 15,000 or even to the half na 10,000, ibaba natin para nang sa ganun magkaroon ng puwang ang ating mga pangarap, lalo na ang obligasyon, no? Yung obligasyon na makapagpaaral at makapaghanda sa pagre-retire, no? So, tignan ninyo, ano yung mga hindi na kailangan sa budget? Mga subscription na hindi na nag-work, mga subscription na hindi na nagagamit, baka pwede nang i-eliminate? So, subukan natin, no? So then, you have to remind, no? Remind your partner that no matter how hard times may get financially, you will get through it together. Lalo na sa mag-asawa, no? Wala nang option eh. Nandyan na kayo sa relasyon na yan. Magkasama na kayo. And for sure, from every now and then, mag-aaway kayo, magbabangayang kayo. Pero at the end of the day, kayo pa rin talaga ang mag-asawa. No? So, minsan may mga bagay na kailangan na lamang nating tanggapin. No? Pero, ang mahalaga nito, dapat alam natin kung ano yung mga bagay na pwede pa nating baguhin. No? And, maniwala kayo't sa hindi, kahit asawa mo pa yan, hindi mo siya kayang baguhin. Kahit gaano kanya kamahal, maniwala ka, hindi mo siya kayang baguhin. Dahil tanging siya lamang ang pwedeng magbago sa sarili niya. And habang mag-girlfriend, mag-boyfriend pa lang kayo, dapat tignan mo na yan. Ano yung mga bagay na hindi mo kayang baguhin sa kanya? May kinalaman man sa pera o wala? Kasi, hard to say, pero kung may mga bagay na feeling mo hindi mo kaya siyang tanggapin at hindi mo kayang baguhin yung hindi mo matanggap, baka sa maagang panahon, kailangan niyong wakasan ito. And that is very important. Honesty, no? Hindi naman nangangahulugang hindi kayo magkakatuloy, yung magiging failure na kayong parehas eh. And minsan, nandun pa yung success eh. Yung tipong relasyong hindi ipinilit, relasyong talagang maayos na tinanggap ng isa't isa. But then again, you have to remember this, walang perpektong relasyon. Walang perpektong tao,
magugulat ka pag nag-asawa ka, yung asawa mo pala umuutot, yung asawa mo pala ibang amoy sa umaga ng hininga. So part yan na kailangan nating tanggapin, no? So maniwala ka't sa hindi, mga bagay na dapat mo na lang tanggapin yan. Now, kung hindi mo siya kayang tanggapin hanggat hindi pa kayo kasal, might as well think twice. Tignan mo, kaya ko ba siyang samahan sa dulo, no? Now, kung talagang mas nangingibabaw ang pag-ibig, then of course, you have to accept everything about her or about him, no? So sige po. So sa pagbabalik po natin, pag-uusapan pa po natin 'yan. So wag po kayong mawawala. Diyan lamang po kayo. Reaching your financial goals, where do you start? Investing in the stock market? Going for real estate? Those are great investments, but is it the right vehicle for your goals? Before getting into any investments, you should be well informed. You need the right education and a comprehensive plan that will lead you towards your dreams. With more than 100 forums conducted, hundreds of attendees who listen, and hundreds of lives guided. Professionals wanting a life free from debt. Business owners who want their legacy to continue. Children who want the best healthcare for their parents. And for everyone who wants to achieve the future they are dreaming of. Cardinal Buick continues its mission to guide people towards financial independence. With highly trained financial advisors, we help you create the right plan. We provide quality financial solutions. Partnered with a comprehensive financial plan. We do more than selling. We give the right advice. And the right plan that you deserve. We build and maintain relationships. Because a Cardinal Buick will guide you all throughout your financial journey. Tell us your goals, and together, let's plan on how you'll achieve them. Ayan po, nagbabalik po ang ating programa. So, tignan po muna natin ang ating mga kaibigan, ang mga nakatutok sa ating Facebook Live. So, si Roy Ventura, nakatutok, no? So, pabati idol ni Nong Chris. So, inaanak ko ito sa kasal. Ayan, mga bagong kasal. So, buti na lang at nakikinig kayo ngayon sa inyong ninong. So, si Rachel Maunahan Cortez has joined, no? Arlene Milla, si Ma'am Arlene. Sabi niya ganyan, please watch Planadong Buhay, marami pong learning. Oh, thank you for endorsing Miss Arlene, no? Ma'am Arlene. Ayun. So si Iris, inaanak ko rin to sa kasal. So thank you, Iris. Joshua Suba, si Tita Flora Corotan, Jenna Formilosa. Good evening, Jenna. Wayne Pedrienko, Jennifer De La Rosa Lozano, Mary Jean Valle Alipen. Ma'am, good evening po. So, healthy living si ma'am talaga. No? So, pinapalo ko siya sa Facebook talaga. Okay, so ayan po. This time, no, tungo po tayo sa ating portion na... May bumabagabag ba sa iyo? Kailangan mo ba ng sandigan? Narito na ang iyong plano at gabay. May bumabagabag ba sa iyo? Kailangan mo ba ng sandigan? Narito na ang iyong plano at gabay.
Okay, ayan po. Sorry, pasensya po, nawala lang ng konti. Ayan. So, punta po tayo ngayon sa portion ng ating plano at gabay, no? So, bigayan ng gabay portion sa inyong po mga katanungan, no? Sa mga nagme-mensahe po sa atin. So, dito po natin binabasa ang inyong mga katanungan, no? So, ayan. So, may isang nagpadala po ng tanong dito sa pamamagitan ng isang PM, no? So, sabi niya ganun, Sir Chris, seaman po ako, may GF po ako, pero dahil nereto lang po siya sa akin, ay hindi ko talaga siya masyadong kilala. Kaya ang ginawa namin, nag-live-in muna kami para magkakilala ng gusto. Kaya lang, napapansin ko na magkaiba ang aming paniniwala sa pera. Madali siyang makontrol ng kanyang pamilya habang ako disiplinado talaga sa pera. Kasi alam niyo naman po kung gaano kahirap ang trabaho sa barko. So kaya talaga ako po mahigpit sa pera. Nalilito po ako ngayon kung ano ba ang gagawin ko. Itutuloy ko pa ba itong relasyon namin? Ah, okay. So medyo confused si ano no, si ang ating kaibigan, no. Well, of course, no. Lalo na sa mga seaman, ano, alam niyo medyo problema ito ng mga seaman, ano, na kapag nag-asawa ka ay na sumampa ka ng barko, wala ka pang girlfriend, medyo crucial 'yan, ano, critical 'yan. Kasi alam niyo naman eh syempre hindi ka makakilala ng babae sa barko, puro kayong mga lalaki. So kung gusto mong mag-asawa eh magbabakasyon ka ng mga 2 buwan, 3 buwan, tapos babalik ka na naman sa barko. So ganun ang cycle. So ang hirap talaga magkaroon ng makakilala ng husto, ng yung talagang gusto mong makilala ng babae. So yung iba nga ang katulad nga ng ating nagtatanong sa atin na nireto lang sa kanya yung girlfriend niya ngayon. So, para daw makilala niya ng gusto is nag-live-in siya. Nag-live-in sila. Now, ang concern niya ngayon is, itutuloy niya pa ba ngayong magkaiba sila ng paniniwala sa pera, ng pananaw sa pera? Now, tawagin na lang natin siya sa pangalang Lito, no? Kasi nahihirapan akong magbanggit ng ano, no? So, tawagin na lang natin siya sa pangalang Lito. Now, Lito, no? Kasi ganito yan, Lito, no? Sabi ko nga kanina, may mga bagay na bago ka magpakasal sa isang babae, alam mo na kaagad kung ano yung magiging behavior niya sa pera, no? At ngayon ang kagandahan sa iyo dahil nag-living kayo, nakita mo ngayon ano yung behavior niya ngayon sa pera. Now, ang masakit niyan kasi talaga, you have to accept this. Kapag pamilya ang kalaban mo, halimbawa yung girlfriend mo, mas priority yung pamilya niya, which is normal naman talaga yan. Mas priority niyan, asahan mo na hindi niya yan i-give up just for you. Unless ganung katindi ang pagmamahal niya sa'yo na ipagpapalit niya ang pamilya niya para sa'yo. Pero ngayon, nakikita mo nga na mas pinapaboran niya yung pangangailangan ng pamilya niya kaysa sa inyo. So now, ang hindi ko lang alam, ano ang estado ng girlfriend mo? May trabaho rin ba siya? Now, kasi kung may trabaho siya, siguro ang pinaka pwede mong gawin dyan, isa sa mga bagay na dapat mong tanggapin, is hayaan mo siyang tumulong sa pamilya niya. Kasi wala ka na magagawa doon, hindi niya kayang itiisin yan, lalo na kung nanay niya, no? Hindi niya matitiis. Now, kung may trabaho siya, siguro pwede mong i-let go yung kinikita niya at hayaan mo nang maging tulong ito sa pamilya niya. And hayaan mo pa rin siyang magtrabaho kasi for sure, mahihiya yan sa iyong manghingi ng manghingi. Now, kung hindi naman din magiging mabigat yung pagtatrabaho para sa kanya, baka okay lang na hayaan mo muna siyang magtrabaho hanggang sa maging okay ang kanyang mga pamilya, ang pamilya. Lalo na kung may pinag-aaral pa yung kapatid. Wala kang magagawa kundi talagang i-allow itong suportahan siya. Now, kung talagang mahal mo yung girlfriend mo, what you can do is part na siya ng package. Na ibig sabihin, habang buhay, parte ng budget ang pamilya niya. So masakit man siyang tanggapin, pero katotohanan niya na kaya nating tanggapin, na dapat nating tanggapin. Why? Pagmumulan ito ng malaking away palagi ninyong dalawa. Mag-aaway at mag-aaway kayong palagi. Now, kung hindi ka okay doon, another solution dyan is baka hindi talaga siya ang para sa'yo. So, I know, confusing siya. And wala naman talagang madali when it comes sa pag-ibig. So now,
Magdesisyon ka ngayon, ano mas importante sa'yo, yung pagmamahal mo sa kanya o yung perang pinaghihirapan mo? Kasi I know, alam ko yung motivation mo eh. Gusto mong magtipid ngayon kasi para ito sa future, para ito sa future ng magiging pamilya mo na which is kasama siya. Kaya lang, wala na tayong magagawa doon, part ito ng kultura ng Pilipino na package talaga ang pamilya. Now, tignan mo na lamang saan kayo pwedeng mag-meet halfway. And ang pinaka-the best niyan is pag-usapan ninyo. No, pag-usapan ninyo. Tanungin mo siya, ano ang kaya mong i-let go ng konti na kaya ko namang ibigay ng konti? So mag-adjustan kayo. So I hope no, I hope ma-meet kita personally para na sa ganun mapag-usapan natin 'to kasi malalim tong isyung ito kaya lang yung simpleng tanong na 'yan ay may mas malalim pang nakapaloob diyan. So I hope matulungan kita. So meet me pag-uwi mo ng barko, pag-usapan natin 'yan. So may second question tayo dito. So sabi niya ganun. Hi Sir Chris, thank you so much sa seminar mo. Ang dami ko pong natutunan, kakaibang seminar niyo sa lahat ng seminar na na-attendan ko. So thank you so much ha. Itago natin siya sa pangalang Jose, no? So thank you so much Jose. So very powerful. By the way Sir Chris, matagal na po akong seaman, officer sa barko. Kaya lang parang hirap akong makaipon talaga kasi ang nanay ko, siya ang nagko-control ng pera ko. Kaya lang tuwing uuwi ako, ubus lahat ng padala ko, tapos may utang pa sila. Wow, sakit, no? Gusto ko sanang mag-asawa na, kaya lang pinipigilan niya ako. Hindi pa daw tapos mag-aral ang aking mga kapatid. Pero nasa public school naman po sila, pero parang kulang na kulang pa rin ang perang pinapadala ko. Ano kaya ang maganda kong gawin? Ang pinakamagandang gawin mo is magdasal ka. Ipagdasal mo ang nanay mo at ang pamilya mo. No, but kidding aside, no, normal ito again sa isang setting ng mga karaniwang pamilyang OFWs. Why? Kasi ang thinking ng pamilya ng isang OFW, akala nila ATM yung isang OFW. Hindi lang sa mga seaman, ano? So nagkaroon ng maling mindset, no? Na which is nakakalungkot, no? So again, ano, sa mga nakikinig natin mga kababayan, seaman ka man, kapamilya ka man ng seaman, OFW ka man, or ikaw yung kapamilya ng OFW, lagi niyong tandaan, though malaki ang kinikita ng isang OFW, kumpara sa mga regular na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Pero you have to remember na ang pagiging OFW ay hindi ito panghabang buhay. No? Lalo na ang mga seafarers na contractual basis tong mga ito. Na isang araw, anytime titigil ang income ng mga yan. No? Anytime mihinto yung mga yan. At eto, Mr. Jose, ang ipaliwanag mo sa nanay mo. Na hindi habang buhay may sakay ka. Isang araw titigil ka, no? And what if pagbaba mo ngayon, kung nasa barko ka man, pagbaba mo ay hindi ka na makabalik. Paano kayo ngayon? No, kaya it's very important na dapat merong kayong nakatabi palagi. Ang nakakalungkot nito, kung lahat ng iyong allotment ay pinapadala at pagdating ngayon sa bahay, wala kang dadatnan, eh nakakalungkot talaga yan. So now, kung ganyan ang nangyari, you have to stand, no? As a breadwinner. Kung ikaw na ang breadwinner ngayon ng pamilya, kailangan matuto ka ng tumayo't manindigan. Yes, maaring ang nanay mo is magaling mag-control, disciplinarian siya nung araw, siya yung matapang sa bahay, pero tanggapin mo na ito, nag-iba na ang sitwasyon, ikaw na ang breadwinner. Hindi ko sinasabing bastusin mo ang nanay mo, it's just that. Ikaw na ang kumikita, kailangan ikaw na ang kahit papano nagde-desisyon ngayon. Bigyan mo na ng konting kapangyarihan ang sarili mo. Now, kung nakikita mo na hindi maganda ang pag-manage ng mother mo, try to talk to her na paano nyo ito aayusin. Hindi ito na inaalisan mo siya ng kapangyarihan, kaya lang inaayos nyo ang lahat. Now, kung wala kang kapatid na pwedeng mag-manage nun or ang tatay mo hindi pwedeng mag-manage, ikaw na mismo mag-manage. Now, what you can do is mag-open ka ng account para sa sarili mo. Then, ang gawin mo,
magpadala ka lang ng enough talaga na kailangan sa bahay. Yung budget lang talaga. Then majority ng pera, ilagay mo sa self-allotment. Sa'yo lang talaga. Now, kung may pangangailangan sa eskwela ng kapatid mo, kasi public school, libre naman ang tuition fee niyan. Ibig sabihin, even ang libro nga, binibigay ng libre minsan. So, ibig sabihin, ang kakailanganin mo na lang talaga dyan is budget na pang araw-araw na isasama mo ngayon doon sa allotment. Upang nang sa ganon, majority ng income mo ay may ipon pa rin talaga. And that is very important. Ingatan mo ang perang pinaghirapan mo kasi hindi nila naiintindihan ang hirap mo. No, hindi nila naiintindihan ang hirap mo. And ako nga, no, doon sa libro ko, yung The Seed Money, sinabi ko doon, paano makawala sa kahirapan? Ang sinulat ko doon is, ang kahirapan kasi is parang kumunoy. Ano yung kumunoy na yun? Yung quicksand, na ang kahirapan para siyang isang kumunoy na nakalubog kayong lahat buong pamilya. Na ang nangyayari, kung sino yung kumikilos doon, sa kumunoy na yun, let's say, alimbawa ako na, nasa isang kumunoy tayong lahat, no? Ako ngayon yung nagpupursiging makawala sa kumunoy, ang nangyari, dahil makikita ng pamilya na, oh, ito yung malakas, kakapit lahat ngayon doon sa kumikilos na yun. Na ang nangyari, pag kinapitan ka ng sabay-sabay lahat nito, ilulubog kayong sabay-sabay. So now, anong pwede mong gawin? Ang pwede mong gawin is i-let go mo ang lahat. Let go mo lahat. Then, pilitin mong makawala ka muna sa kumunoy na yun. Pilitin mo munang makawala sa kumunoy na yun, na makawala muna. Paano ka makakawala? Humanap ka ng strong point. Kumapit ka doon. Bitawan mo silang lahat. Iligtas mo muna ang sarili mo. Then, the moment na nakaligtas ka na, anong gagawin mo? Yung strong point na kinapitan mo na nagligtas sa'yo, iabot mo sa kanila. Huwag mong iaabot ang kamay mo. Kasi the moment na inabot mo ang kamay mo, ihilahin kanila pabalik. Then, iabot mo sa kanila kung ano yung nagligtas sa'yo, yung strong point na yon. Doon mo sila pahawakin at unti-unti iahon mo sila sa kumunoy. Ganun ang kahirapan. So, paano mo siya itra-translate ganito? Sa umpisa, kailangan maging mahigpit ka. Minsan, sabihin na natin medyo parang walang puso, pero ang kailangan doon, makawala ka muna sa kahirapan. Then, ano yung way mo para makawala sa kahirapan? Ibalik mo sa kanila at huwag mong ibibigay yung kamay mo. Ano yung kamay na yon? Kasi ang nangyari sa iba, kapag unti-unti, let's say ako, galing sa matinding kahirapan, ngayon unti-unti nang yumayaman, ano ang nangyari? Nagigilty ako ngayon na yung mga kasama ko, mahirap pa rin, ako yumayaman na. Huwag kang magilty. Kailangan tanggapin mo na sila talaga, yun ang desisyon nila sa buhay at ikaw, yun din ang desisyon mo sa buhay. Now, ano yung nagbigay sa iyo ng kaligtasan sa kahirapan, umahon sa iyo kahirapan, yun ang ituro mo sa kanila. Nag-aral ka ba? Pag-aralin mo sila. Nag-a-attend ka ba ng mga seminar? Try mo silang pa-attend ng seminar. Nagbabasa ka ba ng libro? Turuan mo sila magbasa ng libro. So, kumuha ka ba ng coach? Hanapan mo sila ng coach na babagay sa kanila. Kasi, pagbibigay ng maraming pera ay hindi solusyon sa namumroblema sa pera. Believe me, ang problema sa pera, hindi solusyon ang pagkakaroon ng marami pang pera. Kapag ang taong namumroblema sa pera, binigyan mo ng maraming pera, binibigyan mo siya ng mas marami pang problema. Dahil ang problema sa pera, hindi sa kakulangan sa pera, kung hindi sa kaisipan sa pera. And ang yun ang dapat mag-improve. No? Ano ang kaisipan sa pera? Yun dapat ang ma-improve. Okay? So, yan po, no? So, maraming salamat po sa pagsama sa ating programa. Nagdaan na naman po ang isang oras na ating talakayan, isang oras na punong-puno ng inspirasyon na may kinalaman po para sa inyong buhay pang-pinansyal, no? So, sana po, no, kahit papano nagdulot po kami ng magandang inspirasyon sa inyo. By the way po, sa mga hindi pa po nakaka-attend ng aking seminar, anyayahan ko po kayo sa March 2 may seminar po akong gagawin. Sa mga interesado po, you can register sa aming website www.cardinalbuy.com. And by the way po, sa mga gusto pong maging financial planner or maging financial advisor ng Cardinal Buy, naghahanap pa po kami ng mga pwedeng i-train namin na maging financial planner. Please attend our regular orientation sa mga magiging financial planner this coming Saturday, February 16.
So if you are interested, please register on our website or send us a message, no? So with that, no, maraming salamat po. Samahan niyo po kami muli sa susunod na Martes. Magkadinigan pong muli tayo dito pa rin po sa ating programang Planadong Buhay, no? So magsama-sama pong muli tayo sa susunod na Martes rather, no, Martes. So maraming salamat po sa inyong lahat, no? Thank you so much. It started with a concept on May bumabagabag ba sa iyo? It started with a concept on how the ship successfully navigated the vast ocean around the world. We believe that we can navigate our financial life by employing the proper financial planning passage. At Cardinal Boy, we aim to help our clients. OFWs. Businessmen. Employees. And ordinary people. In their various financial plans. As a team, we are shattering the old ways of thinking to help you achieve financial independence. By creating a right plan that is based on your personal needs. Our job is not based on product selling, but on how we can make a difference in other people's lives. We know that by applying the concepts and lessons that Sir Chris Cervantes is teaching to people, we forge long-term relationships that help us deliver a tailored fit financial planning solution that is fully aligned with our clients' needs. We believe that we can help you achieve your financial goals, not just by offering you products, but by trying to educate and help you along the way. Our goal is to give the right advice and the right plan for long-term protection and prosperity for all our clients. We stand behind every promise, every plan, every training. We're not just your financial planners. We are coaches, advocates, and professionals. Together, we will achieve financial